Ay, kanali. Ay, may bago kami baby, oh. Tama mo? Ama-ama mo sa akin, oh. Good morning. Saan punta? Nandito ka, TV? Ayan, nandito ka, TV, oh. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Pangalan 3 daw. Kagising lang namin. At kami mag-amasal. Nang muna iba eh. Ayan, oh. Muna iba eh. Magmamuna yung anak challenge kami. At saka, ano tawag ito? Japanese breed. Ay, Spanish pala. Di pa Japanese. Spanish breed. Yan, oh. Kasi maliit. Spanish. Pag malaki, Japanese. Baby Spanish breed. Ano? Habang nanonood kami ng TV. Pabili! Salam! Binato! Ang pinakamasarap na binato dito sa Kalamba. Ano? Ano masarap sa... Oh. Hello guys, dito ako nung bibili ako ng binato dito sa isang Kalamba, napakasarap ayun sa tinda, napakasarap daw, so I will try it now if masarap na hello so guys, nandito ako sa isang Kalamba para lang bumili ng binato hello binato, yung Kalamba, masarap problema ito, saan natin kakainin ito wala lang kainan dito. So dito lang ako sasabi kakain, ha? Titikman ko lang kung gano'ng kasarap ang binatog ng Laguna. Ang hirap! Asin, tsaka sukal, hinaro. Sarap. Malinamnam siya kasi nga may ano mais sa kanyog. Grabe na sarap. So ayun, oh. Ganyan. Hello guys, good morning. Nandito ako sa Sports House dito sa SM Kalamba. Bumili ako ng waist trimmer. Epektibo dito, sabi ni Sir. Ayan o, highly recommended para sa edad kong 62. So, kailangan ko ma-physical fitness at babalik ako magturo ng martial art. Yeah, tamas kung gusto nyo. Salamat at pinagbigyan ako na i-vlog yung aking binili. Kasi naisuot ko na. Meron daw maliit itong size. Eh, wala silang available. So, tinisting ko. Ayan, o. Oh. Ganda. Para kung laging busog. Ganun ba lang? Parang laging busog, no? Para ma-maintain siguro yung mag-minus ang kain mo, no? Salamat, ha? At ang lain, sir? Arvin, sir. Ha? Arvin po. Ah, Arvin. Ayan, si Arvin, no? Oh. So, dito na kayo pabili sa Sport House ng SM Kalamba. Second floor. Second floor, no? Salamat, sir. So, guys. Nakabili na ako ng... trimmer dito sa Kalamba. Ito may ano rin painan dito tapat ng ano painan Hellboxer at saka Cyberzone. Yan yung tindahan ng ano Sports House. So kung gusto nyong bumili ng waist trimmer dito na sa SM Kalamba second floor. So maghanap ako ng mabiling ano dito, ano ba pwedeng bili. So maghanap ako sa loob. Kaya pala madilim ang aking paningin. Nakaraypan pa ako. Kaya nakaraypan. Dark shade pala ako. Which is not advisable. Hello guys. Marang kami sa inyo lahat. Senta call. Ha? Oo. Nagluluto si Batsi ng atay ng manok. Kukunan natin ang mga ingredients at ang kanya mga ginagawa, kung anong ginagayat niya. Kasi haba ako kanina ay nag-watch on my bag, or watch on the paper bag, kasama naking ate, siya naman ay nag-gagayat ng aming hapunan. Dahil nga, gabi na, oras na ng hapunan. So habang nanonood ang aking ate, ayun o, ng balita. Ito, so ayan. Ito ay mga ginagayat na pino na, ano, kamatis. Ang bawang naman ay konti lang, ayan. At... sibuyas.
Ito naman ay bell pepper, ayan o. Dito, ito ay potito. Ito naman ay carrots. So, ito naman ay atay ng manok. So, puro halal food, pwede akong kumain yan. So, yan yung kabuhan na yan. Tumawa si Batso. Ayan ang kanyang alaking pamangkin na magluluto ngayon. Pinapulo ang mantika, ayan ha. Marindi na. Ginigisa na niya. Natama-tama lang ang apoy, ano, kung makikita nyo. Ayan. Baka po, ayan, ito ko. Mga backup yan. Wala na yung sardinas. Na, it's okay. Naulam na. Naulam na ba kanina? So, ayan. Ginisa na. Ginisang potato. Nakalamdaman lang ang init. Sabi. Yun. Tapos, ang karot. Ayan. Ilalagay ang karot. Kunting gisa-gisa ang konti. Ito sa'y. Tumukod lang ito ng kayo. So, yan na. Medyo pino ng konti ang hiwa, diba? Sa sa carrot. Medyo pino na pino. Yan na kinawa na niyong ginisang potato kasi hindi siya pwede masunog yan. Tutok niyo lang dito. So yan na. Medyo luto ng tarok. Wala pa naman na isip dito. Oh, yan ang mga kong teknik ni Batsi. Si Batsi lang ang kalam niyan sa kanyang mga teknik sa pagluluto. Eh, nga tayo, puro adobo. Nanduto. Adobo lang nila ng adobo. Yan. Nalang ka po, nililuto niya. Okay, naiigit naman yun, nena. Bell pepper. Ayan, bell pepper. Ayan. Bango. Bango-bango. Tapos, iwalay din yung karot sa bell pepper. Kung bakit, mamaya malalaman nyo kung bakit iniwalay. So yan, ginisa na ang bell pepper. At pagkatapos na gisa, kukunin at ilagay din sa plato na pinaglagyan ng karot. Yun! So, yan na yun. Yan. Add mantika. Okay, add little bit cooking oil. At nagigisa ang sibuyas. At saka bawang. At saka kamatis. Yeah. Tomato sa English. So, talagama lang ang apoy. Sarap. Wala pang ano yan, sahog yan. Masarap yan, sa amoy pa lang.
Tapos, asay. Saka ilagay ang atay ng manok. Yay! Mga ilang minuto? Mga ano to? Mga 100 hours. 100 hours? Wala na matira. Sunog na. 100 seconds. Okay. 5 minutes to 5 to 6 minutes. Up to 10 minutes. So yan, tatakpan. Tatakpan natin yan. Mayroon kami pantakip para ito'y maluto talagang maigi. Babalikan natin after 6 to 10 minutes. Tama ba, Batsi? Ayan, kaya relax muna kami. Manood muna kami yung balita ni Batsi. Ano? Ang aking kapatid, ayan. So guys, pinapalambot mo na ang ginisang ano, atay ng manok. So habang nagpapalambot siya ng atay ng manok, kami nanonood ng aking ate ng balita. Ayun no, kami background na balita. Nanonood, tapos na pala ang balita mga kapayan, nanonood pala kami ng lulong. Ito, bubuksan na ni Basi ang ginisang atay ng manok. Ayan. 6 minutes na siya. So, kailangan pa siya ng another 4 minutes. Yan, yeah, lalagyan natin yun. Lalagyan namin ang patatas. Yan yung ginisang patatas. Sarap ah. Bango. At saka ginisang carrots. At bell pepper. Ayan o. So yan. Tapos lalagyan ng may halo din na kwan. Panimpla. Mustard sauce. Oyster sauce. Kailangan na natin yan. So, para sumarap. At dyan, at lalagyan ng gato puti. Sauce. At saka, oyster sauce. Magic sarap. Ayan na. Ayan, lalagyan na ng konting tubig. Yan. Wow, sarap. So yan na ang pakuluan niya. Pakuluan siya uli ng another few minutes. Yan, tatakpan mo na para kumulo. So manood mo na tayo ng lulong. So guys, abangan natin ang finished product. Saluto ni Batsi. Si Batsi ang chef ko ngayon. Dahil siya yung nakakalam sa lahat ng luto dito sa bahay na ito. Di lahi talaga nila. Kung nakikita niyo si Lisel, yung bunso nila na babae doon sa Batangas City, nagluluto din doon. Mahusay din. Lalo na yung kanilang panganay, na si BC. Hello BC, shout out sa'yo. Kailan kawin dito. Namimiss ka na namin. Yun ang talagang lahat ng klaseng potahe. Alam luto doon. So, habang nanonood kami ng trending na balita, ito, taas na nang mabilihin. Ayan, nanonood na ng ate, oh. So, manood muna kami ng balita. Akala ko lulong lang. Patalastas na pala. Ayan, oh. Pulo na. Ayan na, finish product. So, pagkatapos dyan, buti kasin. Ayan na. Ready to eat na. Oh, panuluto na ang atay. So, comment below kung gusto nyo magluto ng katulad nito o gusto nyo ng ibang ricado o ibang panghalo. Basta ang niluto ni Batsi ay atay. Dahil di ako pwede sa ibang karne. Atay ng manok yun. So, halal food. Mm-hmm. So, yan. Katangkama lang ang apoy. Ready to eat na yan. Pakuluan muna namin ng ilang minuto. At kakain na kami. So, goodbye guys!
atay na manok. Yan o. Wow! Ang sarap! Yan ang sarap. Sige, kuha na, kuha na. Kuha na. Ayan na. O, kuha na. Sige na. Ayan ang aking kapatid. Kakain na kami ng hapunan. Ito ang aming kain. Yan o. At saka naman ulam. Kaya na kuya mo. Magkamay ako, magkamay ako. So guys, dahil magkakamay ako, walang lang taghawak ng camera. So, pinakita ko lang sa inyo ang finished product ng niloto ni Batsi. Adima, ayan si Adima. Isang subo lang. O, subo lang, subo, subo. O, susubo mo na ako. Ganda lang. Yun, galing mo. Wow, sarap. Number one? Oh, number one daw. Oh, ayos. So, kakain muna kami ng hapunan. Dahil nagugutom na kami. Sabi mo ito ni Batsi, ayun. So guys, tikman natin yung luto ng Batsi. Kung masarap. Ganda ka sarap. Ayun, sarap daw. Oh, number one. Ano? Kayahin nyo! Magkakamay sana ako, walang nakakamay ng kamera eh. Ayan ang aking ate, oh. Sarap. Ayan, oh. Sarap. Kuha, kuha. Ayan, ako. Sarap. So, kain muna kami, mga kabayan. Thank you sa inyong panonood. Bye! Bye.